ang nakaraan. Di na natin kayang balikan. Pero alam mo, may nakaraang tila ba, kahit lumipas ang panahon, ay parang laging sariwa sa ating isipan. Mga nakaraang nagpangiti sa'yo. Mga nakaraang labis na nagbigay saya sa puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Matapos kaming makakain ng lomi ni Benji, nagpaalam na din kami kaagad sa tatay niya. Gusto ko sanang sa kanila na lang kami. Kaya lang, ipasyal ko daw si Benji. Ay naku, baka di ko makita yung pagdidilig niya ng bougainvillea. Kaya eto, naglalakad lang kami ni Benji. Medyo malayo ang bahay namin pero kaya namang lakadin. Arturo, may GF ka na ba? Kasi ang cute mo eh. Siguradong di ka papaligtasin ng mga babae dito sa inyo. Wala pa, Benji. Bawal pa. Magagalit si Papa. Eh, ikaw ba? Mukhang ikaw ang madami ng pinaiyak eh. Arturo, di totoo yan. Sobrang bait ko kaya. Virgin pa nga ako. Talaga ba, Benji? Parang hindi naman. Promise, Arturo. Wala pang nakadikim dito kay baby boy ko. Wait ka ni Benji. Kaya ito, medyo natawa ako. Benji, nakakatawa ka. May pangalan talaga. Pero tara na. Bilisan na natin. Kasi parang uulan. Oo nga, Arturo, parang uulan. Pero mas maganda kung uulan ngayong araw. Para di na magdilig si Papa ng mga halaman niya. Kung sa bagay, tama ka, Benji. Tara na nga, baka abutin pa tayo ng ulan. Kaya ito, naglalakad lang kami. Tapos, madaming napapatingin kay Benji. Bagong mukha kasi, kaya ayan, agaw pansin. At saka, cute si Benji. Papakita na lang ni Big Boss ang itsura nila. Soon. At sa wakas, ayun na. Natatanong ko ng bahay namin. Kaya ito, diretso lakad lang. At nang makarating kami sa bahay, walang tao. Nasa trabaho si Papa. Mamaya pa uuwi yun. Arturo, saan ang kwarto mo? Wika ni Benji, kaya tinuro ko kagad. Pato ba? Diretso pasok lang siya sa kwarto ko. Nauna pa sa akin. Wow, ang linis naman dito, Arturo. Parang nakakahiyang magmilagro eh. Uy, Benji. Anong milagro ang sinasabi mo? Uy, si Arturo. Kunwari inosente. Tara, jaks tayo. Uy, gagi. Ayoko, Benji. Umayos ka nga. Puro kakalokohan eh. Wika ako. Pero siguro, kung ang papa niya ang magsabi nun sa akin, naku, baka pumayag talaga ako. Arturo, binibiro lang kita. Eh, anong gagawin natin dito? Wika ni Benji tapos eto. Bumuhos na ang napakalakas na ulan. Grabe. Sobrang lakas talaga. Kaya, eto.
Nag-init ako ng tubig. At habang bumubuhos ang malakas ng ulan, eto kami ni Benji. Nasa sala ng bahay namin. Nagkakape. Ang lamig kasi. Arturo, napaka-sweet mo naman. Paano mo nasabi, Benji? Eh kasi, Arturo, sobrang tamis nitong kape. Pero masarap. Masarap talaga yan. Ako nagtimpla niyan eh. Tsaka, kamusta na kaya ang papa mo? Dapat din lang tayo malis dun. Malungkot kasi kapag umuulan. Lalo na. Kung wala kang kasama. Arturo, huwag kang mag-alala kay papa. Okay lang yun. Baka nga nakikipaglaro na yun sa mga toys niya. Naku, Benji, yari ka talaga sa papa mo kapag nalaman nun na kinuha mo yung isang laruan niya. Arturo, ano ko ba? E di sasabihin ko, ikaw ang kumuha para ikaw yung mayari ni papa. Sira ka talaga, Benji. Umayos ka ha. Kapag talaga pinagalitan ako ng papa mo, ayun ako, hindi na tayo magkaibigan. Talaga ba, Arturo? Baka mamiss mo ako. Tsaka, best friend tayo. Walang iwanan. Tsaka, ipapahiram ko naman sa'yo yun kung gusto mo. Sabay natin gamitin. Uy, Benji, umayos ka nga. Ibalik mo na yung kaagad. Baka mamaya pati ako madamay dyan sa kalokohan mo. Oo na. Ibabalik ko na. Pero gagamitin ko muna. Wika ni Benji. Ay naku, napakakulit. Kaya ito, patuloy lang kami sa kwentuhan. At aba, halos lahat ng topic ay puro kapilyuhan. Grabe tong si Benji eh. Ay naku, baka mahawa ako sa kanya ng kapilyuhan. Pero, hindi naman siguro. Pero kamusta na kaya si Daddy David? Ano na kayang ginagawa niya ngayon? Ang lakas ng ulan na. Sana naman eh, di nagpapaulan ng anak ko. Baka magkasakit yun. Pero teka nga, nilalamig ako. Magpapalipas muna ako ng oras. Pero teka, nasaan yung paborito ko? Bakit kaya kulang to? Nawawala yung pinakagusto kong gamitin. Teka nga, hanapin ko muna. Ay naku, nasaan na ba yun? Hindi ko makita. Ito na nga lang bago ang gagamitin ko. Kaya ito, pikit mata lang. Tapos unat at iniisip ko lang ang mga bagay na gusto kong isipin. Bawat galaw ng kamay ko, naninigas talaga ang katawan ko. At ito, nang malapit nang lumabas ang pinakahihintay ko, biglang pumasok sa isip ko ang batang yun. At sa isipan ko, sa kanya ko ibinigay ang bunga ng paghihirap ko. Gagi, bakit ko ba biglang naisip ang batang yun? Bakit pa naging imahinasyon ko siya sa kapilyuhan ko? Pero okay lang din naman. Ano kayang pakiramdam kung subukan ko yun? Papayag kaya si Arturo na gawin yun? Sakto. Sa Sabado, imamasahe ko siya. Susubukan ko na din kung gusto niya. At kapag nagustuhan, may kapalit na yung nawawala akong laruan.
Pero nasa na ba yung laruan ko na yun? Paborito ko pa naman yun. San kaya napalagay? Ay nako, isa pa nga. At eto, naiisip ko na naman si Arturo. Sige, bahala ng imahinasyon ko. Basta, si Arturo ang laman ng isipan ko.